Hindi na muna ililipat si PNP Chief Police Director General Nicanor Bartolome sa DILG bilang Undersecretary. Bismong si Pangulo Aquino na raw ang nagdesisyon na manatili si Bartolome bilang PNP Chief hanggang magretiro siya sa taong 2013. Pagdating naman sa nagbitiw na si Rico Puno, pinag-isipan pa ng Pangulo kung bibigyan pa siya ng posisyon sa gobyerno. Narito ang report. Nagpahayag na po ang ating Pangulo kasi nga kinakailangan tapusin ko pa rin yung aking servisyo kasi ang ating retirement ay sa Marso pa naman next year. So, kinonsider din po yun na part pa rin po ng ating karir. Mismong si PNP Chief Police Director General Nicanor Bartolome na ang nagsabing tatapusin niya ang kanyang termino hanggang March 2013. Ito na raw ang gusto ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino. Matapos sabihin noon na napipisil niya si Bartolome para maging DILG Undersecretary kapalit ng nagbitiw na si Rico Puno. Balak sanang pagretiruhin si Bartolome ng mas maaga bilang hepe ng PNP. Bukas naman daw si Bartolome na tumanggap ng posisyon sa gobyerno matapos ang kanyang retirement. Open po yung ating options dito. Marami po pwedeng mangyari. Hindi pa natin masabi ngayon. Siyempre, depende po ito sa mga susunod na mga sitwasyon at mga pangyayari. Ayon sa Pangulo, nasa kamay na ni bagong DILG Secretary Mar Rojas ang pagpili ng kanyang mga magiging tao. There is no person yet designated. I think Secretary Rojas will be the right person to designate his undersecretaries. And kailangan pa mag-assume si Secretary Rojas bago siya mag-designate itong mga tao niya. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng Pangulo kung bibigyan niya ng pwesto sa gobyerno si Puno. Sa ngayon, it's under consideration pero wala pang firm. And we'll finish so many things, pero not in the DILG if that is that will materialize. Di pa man pinal, matunog ng posibleng sa Department of Agriculture ililipat si Puno. Ayon kay Secretary Proceso Alcala, welcome daw si Puno sa kanilang kagawaran. Bakante raw sa ngayon ang pwesto ng Undersecretary for Livestock. Desidido naman si Senadora Miriam Santiago na ipatawag si Puno sa Senado bukas. Pero kinwestiyon ni Senate President Juan Ponce Enrile kung dapat bang iniimbestigahan ng Senado ang isang departamento tulad ng DILG na nasa ilalim ng Pangulo. Pinag-aralan ng Rules Committee because walang resolution, walang privilege speech, walang pending bill regarding that. And we want to find out whether what is sought by the lady senator could be done. If there's an oversight of that committee, that oversight can function. Para kay Pangulong Aquino, absuelto na si Puno kung ang pagpunta niya sa opisina at kondominium ni Yumaong Secretary Jesse Robredo ang issue. Wala aniyang masamang intensyon si Puno rito. So, nung in-order ko na office, biglang, my understanding is, in-assume na niya na lahat ng offices pinapasecure ko. Understanding ko rin, itong si Superintendent Tanseco, nagpaalala rin sa kanya na nag-uwi ng mga papeles, dokumento, si Secretary Robredo, sinigurado na niya, sa akin pananaw, no, na masecure lahat ng pwedeng pinaglagyan itong mga documents. Hindi para kunin, hindi para tingnan, pero siguraduhin na hindi mawala lahat itong mga dokumento. Pero tuloy ang investigasyon sa mga umano'y overpriced na mga rifle kung saan nadadawit si Puno. Well, gusto ko ma-check yung buong proseso at gusto ko ma-check bakit na ganito ang resulta. So lahat ng involved doon, siyempre dadaan doon sa pagsisiyasat para malaman nga paano nangyari ito lalo ng sa rifle. Sa utos ng Pangulo, kinansela na ang bidding para sa pagbili ng tinatawag na basic assault rifles para sa Special Action Force ng PNP at kasalukuyang sinisiyasat ng PNP Directorate for Logistics ang bidding para sa pagbili naman ng 1,800 pang assault rifle para naman sana sa local police. Wala hong anomalya sa pagbili ng rifle. Malinaw ho yun at very transparent po kami. Very transparent po kami. We can always answer whatever imputation, indictment, kaya ho namin sagutin. Para sa unang balita, Bam Alegre reporting.